Ngayong umaga po, ay share ko po yung part 7 na po ako. Amen? Ano po ang part 7 natin? I do believe po, almost 1 month na po itong katuruan ito. And I believe po, ito po yung nag-manifest sa atin. Ito po yung ating ina-apply natin sa ating buhay. Ano ba? Nakikita sa atin yung pagbabago. Nakikita sa atin yung paglago natin sa spiritual. Amen? To grow spiritually, we must practice to learn the spiritual basic to avoid spiritual dryness. Ano po yung spiritual basic? Kung titignan po natin, kung ating iisipin po, basic, simple lang. Ano ba? Simple lang, basic eh. Pero kung minsan basic, mahirap din. Basic, simple lang. Katulad po sa bahay. Pag iyong naglilis ang bahay, basic, laging yun, laging ginagawa mo. Yun ang routine na routine. Basic, alam mo na. Amen? At bilang pong Kristiyano, dapat po makita sa atin yung pagbabago natin sa spiritual. Amen po ba? Kaya po, dapat po, mayroon po tayo pinaghahawakan ang pangako ng Diyos. Amen? Ang spiritual basic for growth po, ito po yung recap lang natin sa mga tinuro ni Rev. Ang una po, dapat po tayo magbasa, read, study, and apply God's Word for our growth. Sino po dito ang nagbabasa na ang salita ng Diyos? Ang dami. Sino po ang nagbabasa ng salita ng Diyos? Ina-apply po natin sa ating buhay. At, yun po ba ating pinag-aaralan? Kasi po, para po tayo lumago sa ating pananampalataya, gawin po natin yung basic na ito, yung read, study, and apply ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amin po ba? Kasi po, pag tayo po yung nagbabasa, minsan po, ito po yung tumatama sa atin eh. Nagmamanipas po yung binabasa natin. Pag mayroon po tayong mga struggles, pag tayo pinagbasa sa salita ng Diyos, naroon po yung kasagutan ni Lord. Na tayo po ay kanyang palalakasin by His Word. At ating i-apply sa buhay natin. Pag nabasa natin at pinag-aralan natin, i-apply po natin sa ating buhay. Amen? Hindi mo pwede yung binasa mo, pinag-aralan mo, hindi mo ina-apply, useless po yun. Dapat po apply mo yung words ni Lord. Kahit po tayo maraming alam na word ni Lord, kung hindi po ina-apply, mas magaling pa po 5 salita Diyos ang alam mo pero ina-apply mo sa sarili mo. Amen po ba? Ganyan po para po tayo lumago sa ating buhay spiritual. Amen po ba? Kaya sabi nga po sa Joshua 1 verse 8, sabi po dito, huwag mong kaliligtaan, basahin aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi. Sabi po, pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Bakit po? Para matupad natin ang lahat ng nasa doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen po ba? Kung ating pong tutuparin, amen, kung ating babasahin araw at gabi, doon po matutupad po natin yung sinasabi ng Diyos na magiging masagana ang pamumuhay mo at pamumuhay ko. Amen po ba? Kahit po dumaan ka sa mga hardships sa buhay mo, may dumating mga problema, si Lord may gagawin. May gagawin si Lord sa pamamagitan niya niyang salita. Amen? I-apply lang po natin. I-apply po natin. Marami po nakakalam sa amin, nangyari po sa amin. Pero praise God, pinagtagumpayan po namin yun. Pinagtagumpayan namin, tuloy-tuloy lang po. Kasi po, kung iisipin mo talaga, magiging dryness ka talaga. Amin mo ba? Pero praise God, dahil sa inyong salita, at in-apply namin sa buhay namin, praise God, tagumpay kami. Amin mo ba? Amen? Because only knowledge based on God's Word will produce a genuine experience how God works with us and by His power.
Amen? Yun po, may experience po natin genuine. Nagmumula sa ating Diyos kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kung i-apply po natin yung kanyang salita at gagamitin natin, I believe, Lord, church, magtatagumpoy po tayo. Ano po ba? Kaya po sabi po ni Lord, read, study, and apply the God's Word for our growth. Ano ba? Padalawa po, respond to the word of obedience. Dapat po, atin pong susundin, mag-response po tayo kung ano po ang pinagawa ng Diyos sa buhay natin. Kung ano po sinasabi niya ng salita, i-apply po natin sa ating buhay. Amen? We read the Bible in order to know God's will. Nagbabasa tayo ng salita niya para malaman natin kung anong will ni Lord sa buhay mo. Ano ba? Obedience is what transforms knowledge into power, and power is what creates change. Nababago po tayo. Amen? Nababago po tayo pag ating pong binabasa kanyang salita araw-araw. Ewan ko lang, kung ang iba kahit nagbasa, hindi nababago. Ano ba? Siguro may problema. Amen? Kasi pag ni-apply po natin yun, may pagbabago po talaga sa buhay natin. Amen? Powerful living produces a powerful obeying. Kung inuobey si Mr. Lord, I do believe may gagawin si Lord sa buhay mo. Amen? Kasi po, makikita po sa atin yung pagbabago. Wala na po sa atin yung mga tampo. Amen? Kasi po, kumisan po ang tampo po, ayun po yung ginagamit ng kaaway. Amen? Kasi kumisan po, nakasulob po ang ating Rev. Hindi ka malang nabati ni Rev. Masabi mo, hindi malang ako binati ni Rev. Talagang ganyan-ganyan ako, hindi ako binabati ni Rev. Naroon yung katampuhan. Amen ba? Pagkikita niyo tuwid, kumisan niyo tuwid, naroon pa rin tampo mo. Alasin na po natin yung sa ating isipan. Amen? Si Lord lang po talaga. Si Lord. Basta kung alam mo, yung sa kanyang salita, kahit yung kirot na konting kirot sa puso mo, mawawala yon. Kasi alam mo ang pangako ng Lord sa buhay mo. Alam mo, si Lord lang ang pinaglilingkuran mo. Amen po ba? Hindi matas tao naglilingkod eh. Kay Lord tayo naglilingkod. Amen po ba? Alasin po natin yung mga pride natin. Amen? Kumisan, masaya kang kasama. Kumisan, nawawala yung saya. Ewan ko, bakit? Siguro, mayroon ka nakita hindi maganda. Pero alisin po natin sa ating isipan. Mabiyaya si Lord. Ano ba? Nandiyan lang siya. Tumawag ka lang sa kanya. Ang sasagutin ka niya sa pamamagitan niya ng kanyang salita. Ano ba? Next, spread the word. Mag-spread po tayo ng kanyang salita. The Bible is our guideline for intimate relationship with the Holy Spirit. May intimate po tayo with the relationship with the Holy Spirit. We have fellowship with the Holy Spirit in what way? Ano pong ating relationship sa Holy Spirit? In what way po? Through prayer, worship, and meditation of His Word. Through prayer po. And through worship. Sino po dito lagi nagwa-worship kay Lord? Sa tuwing umaga, pagising pa lang, nagwa-worship, nagpe-pray na kay Lord. Pumapunta sa isang kwarto, sila nakikipag-usap kay Lord. Ano ba? Sino pang ginagawa yun? Dami. Amen! Amen. Para po tayo lumago ang ating spiritual, tayo po dapat ay magkaroon ng talk one-on-one kay Lord. Lalo po pag mayroon pa yung mga problema, dapat mo rin po tayo ng one-on-one kay Lord. Ano ba? Para po maranasan po natin yung paglago, hindi po tayo nanghihina. Dapat naroon po yung pagsama ni Lord lagi sa atin. Next po, faith-filled prayer for growth. Sabi po sa Mark 11:24, sabi po dito, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.
Malinaw po. Kung anong hingin natin sa panalangin, ibibigay, maniwala ka, at ibibigay ni Lord yun, at ibibigay talaga yon. Ano ba? Sino na naniwala doon? Ibibigay po ni Lord talaga yun. Kung anong hingin mo kay Lord, ibibigay ni Lord yun, maniwala ka, at ibibigay yon. Makita lang sa iyong faith ni Lord. Amen? Kasi po, ang panalangin po ay nagtatayo sa ating relasyon sa Diyos. Ano ba? Ang Diyos ay madaling lapitan at handa siyang makinig sa atin. Madaling pong lapitan si Lord at handa siyang makinig sa atin. Amen? Kapag tayo nanalangin, tayo nakikipag-uusap sa Kanya, yung ating mga kahilingan at ating nilalapit na panalangin ay Kanyang diringgin. Amin ba? At siya habang nakikinig sa atin, mayroon siyang patutunayan at mayroon siyang gagawin sa buhay mo at sa buhay ko. Nakikipag-uusap tayo kay Lord one-on-one. At ang kasagutin ni Lord ay sa pamamagitan niya ng kanyang salita. Yung salita niya ang maging kasagutan sa panalangin mo. Kaya dapat po tayo magbasa ng salita ng Diyos. I-apply po natin sa ating buhay yun. Ano ba? I-apply po natin. I do believe po, pag tayo po ay ginawa po natin yung basic na ito, I do believe po, lagi po tayong tagumpay. Kahit po dumaan yung bagyo sa buhay mo, still, nakakapit pa kay Lord. Stay connected ka sa Kanya. Amen? Hindi ka bibitaw na alam mo, ang Diyos na pinaglilinguran mo ay buhay at mga pangyarihan sa lahat. Ano ba? Ang Diyos natin hindi patay. Buhay siya. Minsan lang siyang namatay. Ano ba? Kaya po sa buhay natin bilang pinili ng Diyos, bilang piniling anak niya, gawin po natin kung anong pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Ano ba? Kasi po, ang Diyos po ay talagang mabiyaya at mapagmahal. At siya po yung mapagkalinga sa kanyang mga anak. Kaya po, hay ba dito? Siya ang sasalita sa atin habang tayo naman ang nakikinig. Ang lahat ng ito ay higit na magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Ang panalangin ay ang daan nating komunikasyon sa pag-iitan ng Diyos at mga tao. Sa pag-iitan ng Diyos at managmamahal sa Kanya between you and God. Ano ba? Kapag tayo nanalangin, it gives us to wait. Hindi po tayo, pag tayo nanalangin, hindi ka ibibigay ni Lord John. Huwag po tayo agad magda-doubt. Huwag po tayo agad magtatampo kay Lord, ba't hindi agad binibigay yung panalangin mo. Dapat po tayo mag-wait. Ano ba? Bahagi po yan ng ating panalangin na maghintay sa Diyos. Na lagi maghintay sa Kanya kung anong kanyang kasagutan. Kasi po, ang nais ng Diyos ay yung best na ibibigay para sa iyo. Ano ba? May tatlo pong kasagutan dyan. Ang sagot ng Diyos. Panalangin, oo, hindi, at maghintay. Pag hindi, ay hindi kalooban niya, ikaw ay magdumanas kung anong hinihingi mo. Pag oo, best yun para sa iyo. Amen? At maghintay, maghintay ka. Baka mayroon pang mas magandang ibibigay si Lord sa hinihiling mo. Ano po ba? Hindi po tayong dali-dali, Lord, ito ang gusto ko eh. May confirmation na. Pero nais ni Lord yung best pa. Kaya kung minsan pinaghihintay pa ni Lord, ang gusto ni Lord yung best pa para sa iyo. Amen? Yung sa mga boyfriend, girlfriend, maghintay po tayo, yung best. Ano ba?
Si Lord talaga, nakapagbiyaya ni Lord. Nais niya ang kanyang anak ay laging mapagtagumpay sa buhay. Amen ba? Amen? Ang panalangin po, it aligns our heart with God's heart. Nakalain po yung ating puso sa Diyos. Nais ang Diyos yung puso natin laging ayos. Amen? Nais ni Lord yung ating puso ay laging naroon yung glory, yung kagalakan na maglingkod sa Kanya. Nais ni Lord yung puso natin laging nandun yung desire na siya ay pasalamatan, it's worth it to be served. Ang nais ang Diyos sa atin. Kaya po, it always, sabi ni Lord, anak, mahal na mahal kita. Amen? It also enables us to move forward. Pag ginanalangin, yun po ay, kumisan po ang ginagawa ni Lord, binigyan ka ng kasagutan, to move, anak, forward ka na dyan. Huwag mo nang intindihin yan. Forward ka. Huwag kang liliko. Huwag kang liliko sa kanan at sa kaliwa. Diretso ko lang, anak. At makikita mo kung anong gagawin ko sa iyo. Amen? Gusto niya tayo ay dire-diretso lang. Nakapokus sa Kanya. Yung ang nais ng Lord. Yung gusto niya sa ating buhay. Na tayo tuloy-tuloy lang sa paglilingkod sa Kanya. No matter kung ano mga problema ang dumarating, basta ikaw ay nakapokus sa Kanya at may gagawin si Lord pag napagtanggumpay mo lahat sa buhay mo. Ano ba? Napakasaya po maglingkod sa Diyos. Ano ba? Sa buhay ko, hindi ko po hinagat po talaga ito. Ako po yung nag-aral. Hindi ko po iniisip na ako maging pastor po. Never ko pong inisip yun. Pero si Lord po ang gumagawa ng way. Si Lord po talaga. Ayun po ba? Kaya po, bilang pinili ng Diyos, maglingkod po tayo ng tunay sa ating Diyos na buhay. Ayun po ba? Amen? Kasi po, alam ni Lord lahat yan. At kayang gawin ni Lord lahat yan, yung lahat ng idinudulog mo sa Kanya. I-apply mo lang ang Kanyang salita sa buhay mo at magtatagumpay ka, kapatid. Sa lahat ng sitwasyon mo sa buhay, pag in-apply mo, pinag-aralan mo Kanyang salita, nandun at ikaw ay filled with Holy Spirit, magtatagumpay ka sa lahat ng antas ng pamumuhay mo. Ano ba? Amen? Sabi nga sa Roma 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ang gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam lahat ni Lord. Alam lahat ni Lord. Amen? At sabi pa sa Roma 10:11, walang sino mang sumasampalataya sa Kanya ang mapapahiya. Amen? Kaya po, hindi po tayo mapapahiya. Bakit? Kasama natin si Lord. Kasama ko tayo po ay may pinagagawa si Lord sa buhay natin. Go! Isipin mo, Lord, may pangako ka, hindi mo ako papahihiya. Amen po ba? Pag tinawag ka na mag-closing prayer, tayo! Amen. Huwag sabihin, ako? Ba't ako? Amen. Kasi po, mayroong surprise si Lord in the midst of challenges. Amen po ba? Sa kita na pagsubok, mayroon po surpresa si Lord. Ano po yun? Halimbawa, tinawag ka ng closing prayer, ang surpresa po doon, na-overcome mo yun. Kasi alam mo, kasama mo si Lord, hindi ka mapapahiya. Amen? Si Lord naman nakasama mo eh. Si Lord na magsasalita, hindi ikaw. Kung sabihin, ako, anong sasabihin ko? Kaya po hindi tayo ma-overcome, kaya po tayo hindi lumago. Na andun po yung nararamdaman sa isip natin, ano ba, ako pa, ano ang sasabihin ko? Sa totoo lang, ganyan po talaga, sa una. Ranas ko po yan. Ako nga po yung tatago pa. Huwag lang matawag. Pero praise God, binago tayo ni Lord.
Sa pagbabago ng Lord, tayo ay lumalago. Amen? Amen? Na-experience ko yun. Kumakatog ng tuhod ko, na-experience ko yun eh. Amen? Kasi hindi nga po bihasa sa maraming tao. Pero praise God, dahil kasama ko si Lord, hindi niya ako pinahiya. Ano ba? Kaya huwag po tayo matatakot. Pag tayo pinatawag, oh, gawin mo ito. Itong assignment ko sa iyo. Amen? Pag binigyan tayo ng assignment ng senior pastor, gawin natin. Hindi mo tayo sa kanya naglilingkod. Kay Lord naman eh. Si Lord natin kasama eh. Ano ba? Kaya po, para po tayo lumago, sige lang, go. Salamat tayo at pinagkakatiwalaan tayo eh. Ano ba? Eh, mag-isip ka pag hindi ka tinatawag. Mag-isip ka pag walang ibigay assignment sa'yo. Ibig sabihin nun, may pagkukulang pa. Amen? Kaya po, pag tayo po tinawag, stand. Go. Ano ba? Amen? Sabi pa dito, sa Exodus 14 verse 14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumatag lamang kayo. The Lord will fight you and all you have to do is to keep still. Pumanatag po tayo. Ano ba? Kasama natin sa Lord. Hindi tayo iiwan ni pababayaan ni Lord. Amen po ba? Amen? Amen? Kaya po, ang saya po, ang sarap po maglingkod sa Lord. Ano po ba? Kami po sa Linggo, iba na speaker sa Linggo. Ang speaker sa Linggo po, puro mga girl naman. Kasi ngayon, puro boys. Amen? Kasi po kami, ay may blessing. Kami po po, pina-invite po kami ng senior pastor sa Macau. Pinapupunta kami doon, September 1 to 5. Kaya po sa Linggo, wala po kami, wala din po sirip dito. Amen po ba? Huwag naman kayo yung diya atin. Kasi wala mo sirip, sa Linggo na ko atin. Huwag po. Kung anong anointing ni Rev, ganun din po anointing na kanya pinatatayo dito. Amen po ba? Kaya po, huwag po tayo mag-iisip lang. Wala man si Rev. Gusto ko si Rev. Wala. Wala ang paglago. Hindi may na-apply. Amen. Doon ka tumitingin sa natayo. Amen. Kung totoo kang Kristiyano at anak ng Diyos, kahit sino man yan, tuloy lang ang pag-attend. Para po tayo lumago. Ano ba? Hindi po titignan kung sino po natayo. Kahit sino man yan. Basta ka nakapokus kay Lord. Dahil si Lord ang gagawa sa iyo. Si Lord ang gagawa sa iyo. Kung ano mga problema, si Lord ang gagawa. Hindi yung natayo. Yung natayo magbibigay sa iyo ng advice, ng katuroan sa Biblia. Na iyong i-apply sa buhay mo. Para kayo magtagumpay sa lahat ng iyong mga problema. Ano ba? Kumisan, gusto ko kayong Rem magpa-pray. Namimili ba o sino gusto magpa-pray? Kung iyong pananalig ay tunay sa ating Diyos, kahit sino man yan, ginagamit ni Lord yan. Lahat tayo binigyan ng power ni Lord. At yung pwede i-apply po natin sa ating buhay. Amen po ba? Amen? And next po, dito po tayo, ito pong continuation. Fellowship with the believers. Yan. Sino po dito ang laging gusto mag-fellowship? Na kahit po pagod, gusto lagi pumunta sa church. Amen? Sino po yung ganun? Naisip lang, masarap, masarap ang fellowship. Doon ako lumalakas. Doon ako nagkakaroon ng pag-asa, yung mga iniisip ko, biglang nawawala pag ako nakipag-fellowship sa mga believers. Sino pong gustong ganun? Diba? Sabi nga po sa Hebrews 10 verse 25, sabi po to, let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since you see the day of the Lord is coming nearer. Amen? Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Sabi ni Lord, huwag natin kaligtaan ang pagtitipon. Kaya ginagawa ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakita nating malapit ang araw ng Panginoon.
Sa fellowship po, nagkakaroon po, ano po ang ibig sabihin ng fellowship? Ano po ang fellowship? Ang fellowship po ay pagsalo-salo o pagtitipon sa iisang pananaw sa pagitan ng mga mananampalataya dahil sa kanilang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Isa pong pagtitipon to. Isa pong pagsalo-salo. Amen? Sa isang pananaw. Sa pagtitipon po, ito po ay pangangailangan espiritual. Dito po, sa pagtitipon po, naroon po yung to grow. Naroon po yung pag-aaral ng salita. Di ba? Sa pagtitipon, naroon po yung pagpupuri sa ating Diyos, paglubalhati sa Kanya. Naroon po yung pasalamat sa Kanya. In everything, give thanks po kay Lord. Yung po ang, ano po ang ibig sabihin ng fellowship? Yung po ang ibig sabihin ng fellowship? Pagtitipon sa para pangailangan ng spiritual. Para po ma-avoid po natin yung ating spiritual dryness. At para po tayo lumago sa ating spiritual. At spiritual sa ating buhay. Po ba? Yung po yung pagtitipon. Sino po umatend dito ng midweek? In-encourage ko po kayong umatend po kayo ng midweek. Talaga po kayo ay mapapalundag sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kasi doon lang po mayroong testimony kung ano pong ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga ating mga kapatiran. Nakakatuwa po, umaabot pa ng kalahating oras eh. Kung hindi masasabihin, amen! Pinapalakpakan na lang, tuloy pa rin, palakpakan na. Amen! Eh, hindi pa rin matapos-tapos eh sa ginawa ng Lord sa buhay niya. Nung last Thursday, ay sa dami nagpatotoo. O, inaabot siguro ang patotoo. Inaabot na mga 45 minutes. Sa totoo lang po. Kaya po nung mag-word ako, nawala na po yung grouping. Kasi matapos ako, mag-alas 9 na. Kaya sabi ko, sige. Yun na lang sa inyo, sarili na lang. Ay, meron po pong kainan. Ay, sino ka pong hindi? Ay, encourage ko po kayo. Hindi lang pong busog yung spiritual ninyo. Hindi lang kayo lumago. Busog pa rin yung tiyan. Ano ba? Ganyan po, kabuti ng Lord sa kanyang mga anak. Kaya encourage po kayo, umatid po ng midweek. Hindi lang pong midweek, pati po prayer meeting. Lumalago po tayo talaga doon eh. Kasi minsan tayo nangihina sa aspeto ng buhay natin. Kung minsan nangihina tayo talaga eh. Pero pag naka-attend ka, kapatid, na pagtitipon, doon nagsisimula yung ikay lumalakas. Doon nagsisimula yung kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Bakit po? Kasi mayroon ka naririnig na patotoo sa mga kapatid mo. Nasabi pa, ito nangyari sa akin ah. Praise God, ganoon palang ginagawa ni Lord. Doon, nabubuhayan ka, lumalakas ka. Ano ba? Ganun po ang kabutihan na tayo umatay na ating fellowship, pagtitipon. Kaya po sabi ko, give all thanks ating sa ating Diyos. Kaya po masarap po talaga umatay. Kahit po tayo pagod, wala pa makakakontrol dyan. Kasi kuminsan si Satas gumagawa ng hindrances eh. Ano ba? Kung isa tinatamad na, pagod, kung isa nagtatanggol, wala. Pasikatin mo si Lord sa buhay mo. Pasikatin mo si Lord sa buhay natin. Hindi pwede pasikatin yung mga artista. Si Lord lang. Yun nga sabi ni Revolution, pasikatin mo si Lord. Makita sa iyo ang pagbabago mo. Makita sa iyo yung paglago mo. Ano ba? Kaya sabi nga sa Matthew 8 verse 20, sapagkat sa anuman dalawa o tatlong magkakatipo sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Sa pagtitipon po natin, nandun si Lord kasama natin. Nakikinig siya.
Nakikinig siya sa ating mga panalangin. Nakikinig siya sa ating kung anong gagawin natin, pagpupuri sa kanya, nakikinig siya. At siya'y natutuwa. Pag nakikita niya kanyang mga anak, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa kanya, at ina-apply kanyang mga salita, si Lord tuwan-tuwa. Ang kasunod noon, kung anong kahilingan mo, ang dalangin mo, ibibigay ni Lord John. Kasi kita ni Lord yung puso mo. Amin mo ba? Naroon yung pagkilos si Lord. Kaya po, sa fellowship po talaga, marami po talagang magagawa ang fellowship. Kaya in-encourage ko po kayo. Next po, importance of fellowship. Ano pong kahalaga ng pagtitipon? To obey God's command. Amen. Sundin po natin kung anong pinagagawa ni Lord. Ano ba? Mamaya ko po i-elaborate yun kasi yung to obey God's command. Letter B, to strengthen every believers. Amen? Pag tayo umaatin po ng fellowship, lumalakas po tayo. Ano ba? So, paano paraan po? In what way? For sharing in the needs of one another. Kuminsan, ang kapatid mo pala ay mayroong problema. Ang kapatid mo binadaas na kapighatian. Sa pamamagitan ng fellowship, for sharing, na-share mo kung yun ang problema mo. At doon, pinagtutulungan ng kapatid, ng kapatiran na ikaw pag-pray, bigyan ng advice sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano ba? To strengthen yung ating faith. And sharing kung anong kailangan ng iyong kapatiran, kung anong problema, sharing natin. One another. Ano ba? For praying one another. Iyan po. Kahalaga ng fellowship. Pagpapanalanginan. Ano po ba? For sharing and discussing the Word of God. Pag-aayag ng salitaan ng Diyos. And the most important po, sa pagtitipon po, yung pong praying one another. Kasi po, prayer is the one of the most powerful weapons God has given us. Ang pananalangin po, ang powerful weapons po na binigay ng Lord sa ating buhay. Ano ba? To strengthen us, to strengthen our faith and our spiritual life. Amen? Pero lang po. Kasi po ang panalangin ay pinagmumulaan ng buhay at kapangyarihan upang makita sa atin yung pagbabago sa buhay mo. Ha? Kasi po, makikita sa isang Kristiyano na ikinababago the way you act, the way you speak. Nakikita po yung pagbabago mo bilang Kristiyano. At sa pamamagitan ng pananalangin, na nababago po tayo. Dahil ito po ang pinagmumulaan ng kapangyarihan ng Diyos na pagkakalob sa iyo. Amin po ba? Kasi nakikita po natin na tayo po ay lumalakas, tayo po ay nag-grow spiritually sa pamamagitan ng panalangin. Yung panalangin ng one another. Amin po ba? Kailangan natin magbanday sa pananalangin. Bilang anak ng Diyos, bilang mga pinili ng Diyos, dapat po tayo magbantay sa mga pananalangin as fellowship po natin sa buhay natin yon. Magbantay po sa pananalangin upang ang Diyos ay makagawa ng mga mahimalang bagay sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Sa bawat panalangin po natin, may gagawin po si Lord talaga. Amen? Pero, church, alam ba nyo, nanginig si Satanas sa bawat pagkakataon ng sa bawat kapag tayo nananalangin, nanginginig po si Satanas eh. Pag po talaga may nananalangin eh. Bakit po? Ayaw po ni Satanas na makita tayo nagtitipon-tipon. Ayaw po niyang makita na tayo nagpe-pray. Ayaw po niyang makita na tayo nagpe-fellowship. Ayaw na makita niya na tayo ay nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay.
Nagpupuri na dapat paglingkuran si Lord. Ayaw ni Satanas yun. Bakit po? Kasi po, alam ni Satanas, nakikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat mananalangin. Kaya gumagawa si Satanas sa paraan para huwag tayong dumalo sa pagtitipon. Gumagawa si Satanas ng paraan para huwag tayong dumalo sa pagtitipon. Dahil alam niya, sa bawat pagtitipon natin, may gagawin si Lord sa buhay ng bawat isa. Ano po ba? Gumagawa si Satanas ng paraan para hindi dumalo sa pamamagitan ng kuminsan, tinatamad na tayong umaten. Amen? Tinatamad na tayo sa pagod sa trabaho. Pero kung mahal mo si Lord at alam mo may gagawin si Lord sa buhay mo, uunahin mo siya. Yan po sabi sa Matthew 6 verse 33. Unahin mo siya at ibibigay lahat ang para sa iyo. Kahit anong pagod dyan, unahin mo si Lord. Yung isang dahil lang iba, ala, naituro na naman yan nung Sunday. Kapatid, kahit naituro man yan, yan ay papalakas pa rin sa atin. Yan mo ba? Amen. Mapal po tayo dahil tayo ay free country. Hindi po tayo pinagbabawalan. Hindi po kagaya sa ibang lugar, sa ibang bansa. Kaya po, dapat na tayong gawin po natin yung ating nararapat na dapat gawin para sa ating Diyos. Umaten po tayo. Marami pang hindrances sa pag-aten. Kung sa isip na, sunod na lang ako aaten. Sa biyaya po ni Lord, sa buhay ko, pinipilit po talagang umaten ang gawain sa gabi. Sa prayer meeting, midweek, pinipilit po talaga, dahil alam ko na ito ang mapapalakas sa atin, sa akin. At ito ang alam ko ang mapapalago sa akin. Ano po ba? Kaya po, tayo po, encourage ko po kayong umaten po sa pagtitipon. Kahit po, kaya nung Webes, mga 3 ng hapon yun, nag-message sa akin si Pastor Kinsel. Hey, Pastor, pinasasabi po ng ating Rev, ikaw daw pong tumayo sa midweek. Ikaw daw pong kahalili ko. Sabi ko, praise God. Noted. Amen? Kaya po, kung pinagawa po ni Lord, sundin po natin. Huwag po tayong aayaw. Katulad po ito ngayong oras na ito. Sabi ko kay Rev noon, kahit ako per service na lang at third, huwag na lang sa live. Abi, ginawang live eh. I praise God. Glory to God. Hindi na. Diretso. Sabi ko noon kami noon, sabi ko, alis kayo. Ay, ako na lang sa first o sa third, kahit sa dalawang yun, yun na lang. Abi, na makita-kita ko, yun sa second. Pero praise God. Isunod natin si Lord. Ano ba? Kaya nga, huwag kang mahihiya. Kasama mo si Lord eh. Huwag kang mahihiya. Kasama mo si Lord. Ano ba? Kasi po, kapag ang panalangin ay naging pangunahin natin, makikita natin ang mas malalaking bagay na magaganap sa buhay natin araw-araw. Amen? Pag ito natin panalangin, makikita natin po yung kagandahan na ginagawa ni Lord sa buhay natin araw-araw. Araw-araw magtatagumpay tayo. Ano ba? Pag tayo pinanalangin, Lord, Lord, sa araw pong ito, Lord, samahan mo ako. E bless mo ako, Lord. Amen? Ingatan mo ang pamilya ko lahat. Ingatan mo mga mahal sa buhay. Alam ko may gagawin ka. Yung pabor mo, Lord, ang mangyari. Ang kalooban mo, Lord, ang mangyari. Amen po ba? Makikita at maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin at sa buhay lahat pagmahalaga po ang pakikipag-fellowship. Makikita po natin yung
pagkilos ng Diyos, kung po tayo ay nakipag-fellowship at umaten sa pagtitipon. Amen po ba? Yeah, praise God po. Napakabuti po ng taga ni Lord eh. Isa pong patotoo ito na ang bilis po talaga eh. Ang bilis ng sa kapurihin po ni Lord. Ang bilis po ng ginawa sa buhay po ng aking anak na si Hannah. Talagang naroon po yung lahat ng paggabay sa kanila. Nagpakasal ang anak ko para lang makapag-apply sa Canada dahil mahirap pag mag-isa lang. Pero praise God, dahil naroon yung word sa kanya. Pinaghawakan niya yon at tinuloy nilang pag-apply. Ang bilis eh. Naroon po yung pagsama at paggabay sa kanyang mag-asawa. At praise God po sa lalapay na ando sa Canada. At praise God po, ginagamit po yung anak ko doon. Nag-speak po siya sa youth camp nila doon. Talagang naroon po yung biyaya ni Lord. Sabi nga, Daddy, kinausap ako ni Rev Ching. O ang sabi ni Rev Ching, ako daw pang humahawak sa Vancouver. Ayan, sabi mo, natawa lang po ako. Binahawak sa Vancouver? Ay, dati, natawa lang ako. Sabi ko sa kanya kung anong kalooban ni Lord ang maganap. Amen? Ngayon po, kasi ko na yung umaga siya, doon ay hapon na. Sabi ko, Daddy, punta lang ako sa church, magpapractice po kami. Oh, praise God. Ginagamit ang anak ko doon. Kaya po, napakabuti po ni Lord talaga. Pag ikaw po naglingkod sa ating Diyos, naroon po yung masaya, masayang buhay. Amen ba? Kahit na may problema, masaya pa rin. Amen? Masaya pa rin. Bakit? Kasama mo si Lord eh. Kahit anong problema yan, kahit bagay ng buhay yan. Pag pinaghawakan mo salita niya, magtatagumpay ka. Amen ba? Amen? Kaya po, to strengthen every believers, atin po tayo sa pagtitipon. Amen ba? Sabi ba dito, big help to increase faith for growth and for character transformation. Pipiliin po natin yung mga kasama natin. Amen ba? To increase our faith and character transformation. Kasi po, pag tayo po ay nakisama sa hindi mananampalataya, baka matransfer po sa atin ng kanyang ugali. Ano po ba? Kasi po, mas maganda po yung makisama po tayo sa kapwa mananampalataya. Kaya dapat ito pong kahalaga sa fellowship. Na-increase ang ating faith, lumalago ang ating spiritual life. Kaya po, I encourage you na umaten po sa pagtitipon sa fellowship po. Amen ba? Kasi po, ito po ay for encouragement and for comfort. Amen? Encourage po tayo na patuloy tayo maglingkod sa Kanya para tumas po ang ating faith. Amen? Para mag-grow ang ating spiritual life. Amen po ba? Kasi po, pag kita po sa at kita po si isang Kristiyano ang lumalago. Amen po ba? Kita po ang lumalago po talaga. The way he speak, the way he pray, the way she pray. Nakikita po talagang lumalago. Amen? Tutuwa po ako sa mga buhay ng Sarmila. Na dati po, alam ko si Sir Mila mahihiyain. Pero praise God nga po ngayon, talaga po siya ay growing na. Talagang nandun po yung paglago niya. Ano ba? Pag sa prayer meeting po, ina-assign ko siya, talagang pong matindi po siyang manalangin. Kaya po, atin po tayo, sa pagtitipon po talaga, tayong lumalago po talaga. Nakikita po yung pagkilos ng Lord talaga eh. Sa Brother Ben, nandun po talaga yung pagsama ni Lord eh. Kasabi ko ng prayer meeting noong Tuesday, sabi ko pagkatapos mag-word, mag-pray sa kababaihan, Sister Mila.
sa kalalakihan si Brother Ben. Oh, praise God. Naroon po talaga yung desire nila, naroon yung paglago nila. Amen po ba? Kaya gawin po natin, kano'n pinagagawa ni Lord. Amen? Atin po tayo. Atin po tayo. Kahit po sa online, pero mas maganda po sa live talaga eh. Ah, sa church eh. Mas maganda po talaga. Pag sa online po kasi, kuminsan, may mga na kumikilos na nag-distract sa atin. Mas maganda po pag dito po talaga, naka-focus po tayo. Ano po ba? Neither did to serve God through others using God's gift, God-given gifts. Amen? Kasi po, lahat po tayo may gifts. Lahat po tayo, may gifts po tayo. May gifts po magpa-awit. May gifts po mag-share ng word. Amen? May gifts po sa pag-aayos ng church, ng sanctuary. Parang pong gifts. Atin pong gawin po natin yan. Amen? Kaya po dito, sabi po dito, bakit po mahalaga ang pakipag-fellowship? Ito po, to obey God's command. Bilang pagsunod sa nais ng Diyos. Sabi po kanina sa Hebrews 10:25, huwag natin kaligtan sa pagdalon sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong makikita naman nating malapit na ang araw ng Panginoon. Magpakalakasan po tayo. Huwag pong kaligtaan ang pagdalo. Ano ba? To obey God's command, atin po sundin kung anong pinagagawa ni Lord. At sa pagsundin po natin, may pangako si Lord. May pangako po si Lord. Sabi nga po dun sa Deuteronomy 28:1-6, sabi po dito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh, ano daw po? Kung susundin lamang ninyo si Yahweh ng inyong Diyos, at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa at sa balat ng lupa. Wow! Pangako ni Lord, kung susundin natin siya at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya tayong pinakadakila. Amen! Sino gusto noon? Amen! Sa balat ng lupa. Amen. Lubos tayong pagpapalain ni Lord. Amen po ba? Kita na po sa ate, sa JA1 family. Marami na po ang JA1 churches. Sa local as abroad. Sabi ni Bishop, 300 plus na ang JA1. Praise God po. Yung pangako ni Lord eh. Pagpapalaid, pinakadakila. Wow! JA1! Ano ba? Sabi ba dito, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Lahat ibibigay ni Lord kung susundin natin ang ating Diyos na si Yahweh. Ano ba? Yung pangako ni Lord, susundin natin. Obey God's command. Kung ano pinagagawa si Lord sa iyo, gawin natin. Kita po sa buhay ng ating bishop, pinagpapalang lubos ang ating bishop. Amen po. Hindi lang sa material, hindi lang sa financial, even sa physical. Iisipin niyo, 61 years old si bishop, kakalakas pa rin. Kalakas. Amen? Sino dito mga senior na? Oh, malakas pa, malakas. Ako, next year. Amen. Pero, ay, sarap maglingkod sa Diyos. Amen? Kahit may
may nararamdaman na, siyempre, ay naroon pa yung kasama ni Lord. Na alam kong kasama ko si Lord. Ano ba? Sabi ba dito, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Wow, pagpapalain tayo ni Lord. Magiging tayong magandang isang ehemplo. Kasi makikita sa atin yung pagbabago. Makikita sa atin yung pagsama ni Lord. Kasi sabi niya, kapatid, ba't ano sikreto na biglang nga yumaman yun, biglang nga sumigla. Ay, pangako ni Lord eh. Ay, bunagin pala yun. Ay, kaya pala. Amen. Pinaghahawakan niya ang salita ni Lord na pagpapalain siya. Paula rin ang mga bukirin. Sasagana, hindi maubusan. Dahil isusupply ni Lord lahat ang pangangailangan. Ayun mo ba? Kung susunod natin si Lord, yun ang utos niya. Sabi ito, pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Amen. Maraming anak. Ang ating bisya, maraming anak. Ay sa dami ng JA1. Sa dami naglilingkod sa Lord. Sa JA1 family. Amen. Masagana ani ang inyong lupain at maraming alagang hayop. Masaganang ani. Aani kayo ng aani. Amen. Walang tigil na pag-aani ang ibibigay ni Lord. O ba? Amen? Kung susundin si Lord. Walang tigil na pag-aani. Amen? Dadami yung mga alaga mo. Yung mga alaga mo sa church. Dadami. Amen? Dadami yung alagaan mo sa church. Madaming lalago sa pamagitan mo. Kasi sinusundin mo si Lord. Amen? Hindi lang pagpapala, aani ka na maraming kaluluwa dahil sila idudulog mo sa ating Diyos na buhay. Amen? Aani po tayo doon. Amen po ba? Sabi po dito, pagpapalain niya ang mga imbaka ng inyong inaning butil at mga pagkain nagmumula doon. Pagpapalain kayo sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Sa lahat natin gagawin, pagpapalain tayo ni Lord. Diba? Kita na po eh. May proof na po talaga. Sa lahat ng ginagawa, pinagpapala tayo ni Lord. Even sa ating bishop, lahat po na ginagamit ni Lord, pinagpapala. Amen po ba? Lahat pinagpapala, kahit dumaan sa mga problema, pinagpapala pa ni Lord. Ipinabalik ni Lord yung nawala. Amen po ba? Ganyan po tayong kamahal ni Lord. Matindi po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Biro tayo inalis sa dilim, dinila sa liwanag. Po ba? Kaya, mapalad po tayo. Kung wala po tayo dito, ay alam ko kung saan tayo napapunta. Pag Sunday, pag wala pa tayo sa... Kung hindi tayo nakakala sa ating Lord, pag Sunday, siguro maraming kalalakihan na roon sa lodges. Amen. Naroon sa sabungan. Ano ba? Kaya, napahalad po tayo. Tayo pinakakilala sa ating Diyos. Ano po ba? Sabi po dito, sa 28 verse 8, sabi po dito, the Lord your God will bless you, will bless your work and fill your barns with grain. He will bless you in the land that He is giving you. Kung saan kang dalhin ni Lord, pagpapalain ka. Kung saan ka man pumunta, pagpapalain ka. Ano ba? Huwag kayong matatakot kung saan dahil ni Lord. Pagpapalain kayo ni Lord. Sasamahan, pangako ni Lord, sasamahan ko kayo. Kung ano pinagagawa ni Lord, gawin natin. May pangako si Lord. He will bless you in the land that He is giving you. Kung saan ka man dalhin ni Lord, pagpapalain ka. Kaya dito sa atin, marami nang umalis eh. Pinagpala ni Lord na. Kung saan dahil, pagpapalain ni Lord sila. Amen. Pangako ni Lord yun eh. Pagpapalain ko kayo. I will bless you in the land that is giving us. Kaya po mga kapatid, church, pangako ni Lord,
obey His command. Obey His command. Ano po ba? Amen. Letter B, lumalakas ang bawat isa. Sa pagtitipon po, lumalakas po ang bawat isa. Ano ba? Kung may tayo sa ating pagtitipon, kuminsan po, bitubating po yung sitwasyon na may dadalang problema. Pero praise God, dahil kay dumalo sa pagtitipon, may na-invite ka, na-invite mo siya, dahil siya may dinadala mga problema sa buhay, at sa pagdala niya, na andoon, nakaranas siya ng pagkilos ng Diyos. Kasi po, sa pagtitipon po, naroon po yung palakasan eh. Naroon po yung sharing eh. Na wala sa labas. Kasi po, pag hinang sa labas po, mga sharing mo, puro kung ano man ang sharing na yan. Buhay ng iba, buhay. Ano, kapatid, kapatid. Amen. Kung tayo po ay sa sanctuary, nagtitipon-tipon, umasin ng fellowship, yung panghihina mo, lalakas ka. Yung panghihina mo, iaangat ka. Yung panghihina mo, pagtatangumpayan mo. Why? Naandun po yung mga kapatiran natin na patuloy magbibigay siya ng lakas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? At sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng mga nangyayari sa buhay ng iba, nagtatagumpay dahil sa ating Diyos sa buhay, yun ay patuloy nagpapalakas sa atin. Amen? Kaya sabi po dito sa Thessalonica 1, Thessalonica 3, verse 30, sabi dito, palalakasin niya ang inyong loob upang kayo manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga hinirang. Amen? Palalakasin po tayo. Amen? Kahit ang mga sitwasyon ng pagsubok, ng mga challenges sa buhay, nandiyan lang si Lord. Kung tayo nakakaranas man ng mga problema sa buhay, nais lang ni Lord na makita sa atin yung ating tunay ng pananampalataya. Kung ito po ba ay tunay ng pananampalataya. At sa bawat sitwasyon ng buhay, pag natagumpayan mo yon, praise God, sunod-sunod na blessing ang matatanggap mo. Bakit po? Pangako ni Lord, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kahit pwede makaranas mga problema, may magandang plano pa rin si Lord. Amen? May magandang plano siya na sasamahan ka sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo. At sa bawat plano ni Lord, naroon yung provision ni Lord. Kaya sabi ka, He will bless us kung saan tayo dalhin ni Lord. Ang provision ni Lord yun, sasamahan ka niya. Amen? Naroon yung kanyang banal na presensya na patuloy na sasama sa iyo. Hindi ka iiwan ni Lord. Hindi ka papabayaan. Kasi magandang plano niya sa buhay mo, sasamahan ka ni Lord. Naroon yung kanyang pagsama, naroon yung kanyang presensya sa iyo. Kaya huwag po tayong matatakot. Amen ba? Amen? At sa pagsama ni Lord sa iyo, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Kasama natin si Lord. Kung saan man tayo pumunta, naroon si Lord kasama natin. Huwag po tayong matatakot. Ang Diyos natin ay buhay, mga pangriyan sa lahat. Na hindi nauubos ang himala. Patuloy naranasan natin yung mga miracle na ginagawa ni Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Amin mo ba? Kaya mga kapatid, church, tuloy lang po, obey His command. May pangako si Lord. I-bless tayo ni Lord. Sabi niya sa Psalms 128 verse 4, kung susundin niyo akong ngayon Diyos ni si Yahweh, pagpapalaan ko kayo, iaangat ko ang buhay niyo. Pangako po ni Lord dyan. Iaangat ang buhay natin. Paghawakan po natin yung pangako ni Lord. Ano ba? Kaya po,
Encourage you po. Lagi po tayong umaten ng pagtitipon po. Fellowship po. Yun po yung nagpapalakas sa bawat isa. Ano ba? Letter C. Naayos ang puso. Sino ko hindi ayos ang puso? Amen? Umuunlad ang buhay spiritual dulot ng pakikinig ng salita ng Diyos. Naayos ang puso. Kung ang puso natin ay pusong bato, palalambutin ni Lord dyan. Amen po ba? Kaya po, sa pag-aten po natin, sa pagtitipon, naayos pong puso natin. Kung minsan ayaw mo magpatawad, kung minsan galit na galit ka, may pangako si Lord, kung magpapatawad ka, patatawarin ka ng Diyos. Ano ba? Kaya alisin po natin yung galit sa puso. Kung minsan po, napapansin ko po kung minsan, dati, masaya, ba't ito biglang nababago? Kaya po, alisin po natin yung mga tampo. Kasi po, ang ginagawa ng kaaway, magtampo ka, sige. Ilalagay sa isipan mo yan. Hindi ka binati, ay. Hindi ka, oh. Hindi ka binati ni Reb. Hindi ka laman na kinamusta. Alisin po natin yon. Isipin mo, si Lord ang kasama mo. Siya mag-aayos ang puso mo. Sa pag-aten po natin, sa pagtitipon, doon po, marami po tutulong sa atin para umayos po ang ating puso sa pamamagitan ng ating Diyos na buhay. Ano ba? Sa pamamagitan niya ng salita, i-apply natin sa buhay natin. Ano ba? Kaya po, sabi nga po sa 2 Timothy 3 verse 16, sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Lahat po ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Teaching. Sa pagtatama ng maling katuruan. Sa pagtutuwid ng ligong gawain na pagsasanay para matuwid sa pamumuhay. Yan po. Ang Biblia po. Ito po ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Amen? Sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa ligong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Yan po. Read, study, and apply the Word of God. Para po tayo po ay mag-grow sa ating spiritual. Amen po ba? Sa pagpapasa po natin, naayos pong puso natin. At sa pagtitipon po, naayos pong puso natin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po, encourage po talaga eh. Atin po tayo. Atin po tayo. Kung piniproblema naman po pag-uwi, wala pong problema sa pag-uwi. May maghahatid po. May maghahatid po. May pa mag-encourage po kayo umaten po ang ating midweek, ating mga fellowship. Amen? Letter D, natatagdagan ang pananalig sa Diyos. Umi-increase po ang ating faith. Sa pag-aten po ng pagtitipon, umi-increase po ang ating faith. Ano po ba? Sabi nga sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen? Kung tayo po lagi nakikinig ng salita ng Lord, doon po lalago po at lalago po tayo. Ano po ba? Ang ating Rev lagi nagpapasa ng devotion yan. I know na isa na pong sakripisyo po yung gumawa ng devotion. Pahalagahan po natin yon. Yun po para sa ating ikalalago, para sa ikabubuti po natin. At huwag po tayong balo-balain na pag nakita mo, hindi mo nababasahin. Basahin po natin. Amen? Yun po yung makakatulong po sa atin para po tayo lumago sa ating pananampalataya. Amen po ba? Amen po ba? Sa pakikinig po. Sa pakikinig po, dapat po tumanim sa ating puso. Amen po ba? Hindi po yung kikinig ka nga, pero ang isip mo iba, iniisip mo. Kaya pag tinanong ka, ano natutunan mo, sasabihin mo, praise God, maganda.
Kasi, praise God, maganda. Ano nga yung katuruan? Ay, praise God nga, maganda. Ay, ano nga yun? Sabi na nga, praise God, maganda. Glory to God. Kasi po, kung minsan po, iba yung ating iniisip. Iniisip mo, ano nga naman, pang-ulam, pagkatapos, tagal naman, ano nga pang-ulam, makain. Tagal naman ang preaching, tagal naman ang gawain. Church, kung tayo pupunta sa gawain, isipin mo, si Lord ang pinaglilingkuran mo. Isipin mo, ang ating Diyos ay buhay. Isipin mo, na siya nagmahal sa iyo. Isipin mo, siya nagligtas sa iyo. Ano ba? Kaya pumunta ka dito, pag magpuri, magpasalamat eh. It's worthy to be served ang ating Diyos. Karapat dapat siyang paglingkuran. Karapat dapat siyang pasalamatan. Karapat dapat siyang purihin. Kaya sabi nga ni Revolution, kung pupunta ka sa church, gawin mo yung totoo na pagsamba. Hindi ka pupunta sa church para lang makita mo kung anong makita mo. Huwag ka pupunta sa church para masabi lang sige umatin sa church. Pupunta tayo sa church para magpasalamat, magpuri ng totoo sa ating Diyos sa buhay. Ano ba? Kasi po, sabi nga po, kung marami pong nakikita, sa totoo lang po, pag tayo nasa unahan po, pag nag-preach, makikita mo yung mga tao, nakapaligid niya, nakikita mo. Kung anong ginagawa. Kung tayo po, siguruhin po natin, nakapokus tayo sa Diyos na buhay. Nakapokus tayo para pasalamatan natin siya sa ginawa niya sa atin. Ano po ba? Wala tayong isipin na paglabas sa ating gawin kung ating iniisip dapat. Pero pag tayo nasa loob ng church, ng sanctuary, church, ibigay mo na yung para sa ating Diyos na buhay. Ano ba? Si alam ko po, kikilos si Lord talaga eh. Kikilos si Lord. Pag inunan mo siya, ano ba? Kaya po, sa pag-aten po talaga, sa pag-aten sa pagtitipo, nadadagdagan po ang ating pananalig sa ating Diyos. Ano ba? Amen? Sunod po sa pagkikipag-fellowship. Nakapaglingkod sa kapwa gamit ang mga kaloob ng Diyos. Sa pakikipag-fellowship po, nakikita po yung mga talent. Nakikita po yung mga gift ni Lord sa buhay natin. Kasi kung minsan po, sa pagtitipon po, may nakikita ka doon, kapatid, ikaw na ang gumawa na rin, makikita mo, may talent pa siya doon. Kapatid, ikaw ang mag-pray, nakikita mo, may talent siya. Kapatid, ikaw na mag-share. Ikaw na tumayo ngayon. Doon, nakikita mo, may talent siya. Ginagamit sa pagtuturo. Ginagamit sa paglilingkod. Yung mga gifts ni Lord. Amen? Kaya po, kung ano pong gagawin natin, situit po. Ito po yung nakakalugod sa ating Diyos. Situit po na paglilingkod natin sa ating Diyos ay tunay. Amin po ba? Sabi nga po doon sa Roma 12:6 verse 8. Sabi po dito, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap sa kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pampalakas ng loob. Kung magbibigay ng inyong kaloob, magbigay yon ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkawakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Amen?
Gawin natin na may kagalakan ang paglilingkod sa Lord. With gladness, hindi yung napipilitan lang dahil ikaw in-assign. Gamitin mo yung gift mo. Kung gift mo ang mag-share ng word, mag-share ka. Kung ang gift mo ay pagbibigay, gawin mo. Kung gift mo ay pagtuturo, magturo ka. Huwag po tayong mahihiya sa gagawin ni Lord. Si Lord nandyan lang. Nandyan lang siya na patuloy na sasama sa atin. Kung anong inasayin sa iyo, gawin mo. Kasama mo si Lord. Hindi ka mapapahiya. Basta sumampalataya ka lamang sa Kanya. Sasamahan ka Niya. Ba? Kasi marami na umaayaw. Kaya siguro, hindi makaatin ng iba, baka natatakot, may pagawa, assign sa garni. Hindi po. May processing po di yan. Unti-unti po tayong babaguhin ni Lord. Unti-unti po pakikita ni Lord kung paano kikilos si Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya mawala po sa atin yung kuminsan ay tinatamad na, kuminsan nadadry ng ating spiritual. Pag tayo po atin pong ginawa yung spiritual, yung basic, spiritual basic for growth, ay dubili po, magtatagumpay po tayo. Magtatagumpay po tayo pag atin pong ginawa lahat ito. Yung basic for our spiritual growth and to avoid spiritual dryness. Una po, read, study, and apply the Word of God. Amen ba? Sunod po, obedience. Spread the Word. Sunod po, fellowship. Pag ginawa po natin lahat yan, at ating sinunod si Lord sa Kanyang command. And I believe, magtatagumpay po tayo. Upa. Kung ano mang ating panalangin kay Lord, kung ano mang ating deklarasyon natin, nakikinig si Lord. Huwag po tayo magsasabi ng negative. Always positive. Kasi nakikinig si Lord. Sa bawat pagdeklarasyon po natin, mangyayari. Papatulan ni Lord dyan. Amen po ba? Papatulan ni Lord dyan. Sabi sa Numbers 14, verse 28. Kung naman yung sasabihin, nakikinig ako at gagawin ko sa inyo. Kaya, sa bawat deklarasyon natin, sa bawat panalangin natin, see to it, it's always positive. Na kahit dumaan sa problema, see to it, lagi yung positive ang gagawin mo. Diba? Palakas ng palakas. Lord, palakas ng palakas. Pabata ng pabata. Amen. Payaman ng payaman. Pasigla ng pasigla. Amen. Paganda ng paganda. Oh, isa pala maganda dito. Sister Sheila lang. Silang umanin eh. Amen. Hindi kayo makapaniwala na kayo magaganda? Ay, kawangan siya si Lord eh. Ay, buba, kawangan siya si Lord eh. May natutuwa ako. I-share ko lang po konting oras. Si Brother Ben po, nag-share po nito eh. Mayroon po siya nakausap babae. Sabi, bro, ako ba yung maganda? Kasi sabi sa akin, ako yung hindi maganda, pangat ako eh. Sa kapatid, sabi ni Lord, pagkawangis ka ni Lord, maganda ka. Ay, kawangis tayo ni Lord eh. Sabi ni Lord dyan, kawangis tayo ni Lord, maganda tayo. Amen mo? Kaya, huwag kang mag-alala. Kawangis ka ni Lord, maganda ka. Sabi nung kay Brother Ben, oh, ano masabi mo sa akin? Ay, sabi ni Lord John,
Sabi ni Lord John, maganda ka, kawangis mo eh. Ibig sabihin, para kay Brother Ben, hindi pala maganda. Joke lang po yun. Ano ba? Kaya po, nais po ni Lord talaga tayo po ay maglingkod sa Kanya. Ano ba? Nais ni Lord talaga yung maranasan natin yung buhay ng masaya. Ha? Buhay na punong-puno ng pag-asa. Buhay na kasama siya, na lagi tayong malakas. Malakas tayo na naglilingkod sa Kanya. Pangako niya, ibibigay lahat sa atin kung susundin natin siya. Ano ba? Kaya po, mga kapatid, church, serve the Lord with gladness. Maglingit po tayo sa ating Diyos ng masaya at hindi napipilitan. Ano ba? Mabiyaya si Lord. Ibibigay lahat niya ang ating pangailangan. Hindi tayo pagkukulangin ni Lord. Subok na yan. Subok na. Hindi tayo pagkukulangin ni Lord. Ano ba? Basta paghawakan po natin yung kanyang salita, basahin natin, pag-aralan, i-apply sa buhay. And I believe, magtatagumpoy tayo sa lahat ng sitwasyon natin ng buhay. Ano ba? Amen? Sige po, tayo po tumayo. Sige po, tayo po ay dumulog sa ating Diyos. Tayo po ay patuloy na dumulog sa Kanya, na tayo po lagi samahan Niya. Gawin natin kung na pinagawa ni Lord sa ating buhay. Gawin natin yung lagi tayong magpasa na ang salita. Gawin natin yung i-apply natin sa ating buhay. Gawin natin yung mag-fellowship. Gawin natin yung mag-response tayo sa Kanyang salita. Hindi po ba? Sige po. Humingi po tayo ng biyaya sa ating Diyos na ating pumagamit yun at ating maranasan habang tayo naglilingkod sa ating Diyos. Kami pababayaan. Ikaw ang aming gabay sa bawat sandali. Sa'yo kami mabubuhay pag-asang tunay. Noong Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na siyang simula, iyong ibinigay ang buhay ko upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo, kailan may di ka nagbabago. Pangako mo sa akin, sasamahan mo ako. Salamat ko sa'yo, buong-buong puso. Papurit pagsamba, ang alay ko sa'yo.
kanila. Ikaw ang Diyos na siyang simula, iyong ibinigay ang buhay ko upang purihin ka. Itataas ang ngalan mo, kailan may di ka nagbabago. Pangako mo sa akin, sasamahan mo ako. Sasalamat ko sa'yo buong-buong puso. Papuri pagsamba ang alay ko sa'yo. Yes, Lord. Tunay nga po. Salamat. Salamat, Panginoon, sa lahat na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, O Diyos, Ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na tapat. Diyos ang dakila. Diyos ang pagmahal, mapagkalinga. Diyos ang pagpala, mapaghimala. Lord, salamat sa lahat ng pangako mo. Sa lahat ng iyong mga salita, O Lord, salamat. Dahil dito, Panginoon, kami ay tatagumpay. Karapat-dapat ka namin paglingkuran, Panginoon. Karapat-dapat ka namin pasalamatan. Karapat-dapat ka namin purihin sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat sa iyong salita na patuloy mibig sa amin ng lakas, na patuloy mibig sa amin ng pag-asa. Dahil sa iyong salita, Panginoon, nakakaroon kami ng pag-asa. Amen. Dahil sa iyong salita, Panginoon, patuloy namin mararanasan yung mga pagpapala na buwat sa iyo. Yung pagpapalang walang ubos, yung pagpapala na patuloy ang bibigay sa amin ng pag-asa sa aming buhay. Lord, salamat sa dakila mong pag-ibig na pinararanas sa amin. Lord, salamat sa pag-iingat mo. Lord, salamat sa kapayapaan, O Diyos, na amin pong nararanasan mula sa iyo. Na kahit po kami dumating sa mga pagsubok, still, Lord, hindi mo kami iniiwan, ipababayaan. Dahil sa iyong mga salita, dahil sa mga pangako mo, amin ang papagtangumpayan. Lord, salamat sa araw pong ito, Lord. Salamat. Kami po ay nagkaroon at tumaas ang aming pananampalataya. Tumaas at lumago ang aming pananampalataya. Dahil sa iyo, Panginoon, lumalakas kami. Umuunlad ng aming puso dahil sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa pagsunod namin sa iyo. May pangako ka. Hindi mo kami pababayaan. May pangako ka na ibe-bless mo ang bawat isa. Kahit sa aming dalhin, Lord, nandun ka. Naroon yun, naroon, Panginoon, yung best plan mo sa buhay ng bawat isa. Sa bawat plano mo sa buhay ng bawat isa, naroon ninyong banal na presensya na patutuloy sasama sa amin. Sa bawat presensya mo, Panginoon, naroon yung provision. Hindi mo kami pababayaan. Isusupply mo lahat ng aming pangangailangan. At sa lahat ng pangangailangan namin, Panginoon, nandun yung kapangyarihan na bumula sa iyo. Na patuloy kaming lalago, na patuloy mong maglilingkod sa iyo. In the name of Jesus. Kaya salamat po sa biyaya mo. Dahil sa biyaya mo, kami po'y naligtas. Dahil sa biyaya mo, kami nagtagumpay. In Jesus' name, amen.